Isa po magpapalang hapon sa bawat isa. Welcome sa Jesus the Only Way Family Church. Patuloy po tayong sumubaybay sa ating pong pag-aaral. At doon naman sa mga nais na balikan yung ating pong mga record dito sa ating online Bible study, meron po tayong Facebook page at meron tayong YouTube account. Paki-type nyo lang po ang Jesus the Only Way Family Church every Wednesday, 7 p.m. At meron po tayong online service naman every Sunday, 10 a.m. Nakaraan ay tinalakay ko ang patungkol sa doktrina about Jesus o the doctrine of Jesus Christ, mas kilala sa tawag na Christology. Last Wednesday ng ating pagkatalakay, tinalakay natin the doctrine of God, natawag siyang proper theology. At ngayon naman, inais ko pong magturo sa inyo, ito po yung natawag na the doctrine of the Holy Spirit. At mas kilala sa tawag ng mga theologian na pneumatology. Ang layunin ng ating ng session ng mga pag-aaral nito, una, maunawaan ng alagad na siya ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Pangalawa, maunawaan natin bilang mga alagad ng banal na espiritu ay isang persona. At kung pag-uusapan naman ay pagka-Diyos, siya ay Diyos. Yan ang tatalakay natin dito yan mamaya. Pangatlo, maunawaan ng mga alagad na ang kanyang kaugnayan sa banal na espiritu ay mahalaga at para sa kanyang nakahihigit na paglalakad o pamumuhay sa kasalukuyang henerasyon o panahon. At ang mag-aaral pang-apat ay matutong gumamit ng ganap na paggamit ng presensya ng Espiritu Santo o ng kanyang Espiritu sa araw-araw. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong magbasa ng isang memory verse. Kinawa ko ito sa John chapter 16 verse 13. Gayon may kung siya ang Espiritu Santo o Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay mapatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsidating. Tayo po ay manalangin sa ating pong pag-aaral. Malamin Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan at ng kaunawaan. Siyasatin niyo po ang aming pong mga sarili at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na dunong, Panginoon, upang mapahayag, o Diyos, ang katuruan patungkol sa banal mong Espiritu. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa magitan ng banal na dugo ni Kristo Jesus. At pansagayon, Panginoong Diyos, ay maintindihan po namin ito at mailagay sa amin pong mga puso. Samahan niyo po kami sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kahulugan ng pneuma sa Griego ay wind o hangin. Kaya sabi ko kanina, ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang maintindihan natin, maunawaan natin, na ang Espiritu Santo hindi lamang siya basta isang bagay na katulad ng iniisip ng iba, ibang mga reliyon ng pagtuturo na mas madalas na ang banal na espiritu ay nasa santabi o hindi siya tinatalakay. Kung talakayin man siya ay hindi masyadong binibigyan ng diin ang pagtuturo patungkol sa kanya. Sa hapong ito ay pakinggan natin mabuti at unawain natin ang sinasabi ng Biblia. Una, kaya natin the personality of the Holy Spirit. Naniniwala po tayo na ang banal na espiritu ay isang persona. Hindi po siya isang bagay lamang. Sapagkat meron po akong ipapansin sa inyo, lalo sa Romans chapter 8 verse 16, Roma 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Yung salitang, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Ito po yung nangungusap ng pagiging persona. Sa pangalawa, Roma 8:27. Ang kaisipan ito po ay taglay ng isang persona. Pangalawa, sa 1 Corinto 2:10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. O, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Siya po ay nakasisiyasat. Hindi lamang po ng kaisipan ng Diyos, maging ng kaisipan natin ng mga tao. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Pangatlo, 1 Corinto 12:11. Tatapot ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon din Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang bibig.
He has will, or He has a will. Mga Gawagi 6:6-7. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawal sila ng Espiritu Santo na saysayin ang mga salita sa Asia. 7. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan niyang magsipasok sa Bithynia. At hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Siya po ay nagbabawal. So, ibig sabihin niyan, ito lamang ay katangian ng isang persona. Mga Gawa 16:10. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan namin magsiparaon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. He permits, next, he speaks, siya pinagsasalita. Una doon sa Acts chapter 10 verse 19. At samantalang iniisip ni Pedro at tungkol sa pangitain ay sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, hinahanap ka ng tatlong tao. Pangalawa, sa Acts chapter 13 verse 2. At ang sila nagsipaglingkod sa Panginoon ay nag-aayuna na ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawain itatawag ko o tinawag ko sa kanila. Pangatlo, siya po'y nagsalita sa pitong iglesia o sa pitong mga iglesia sa Asia Minor. Sa Apokalipsis chapter 2 at Apokalipsis chapter 3. Pakibasa chapter 2 verse 7, 11, 17, and 29. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin ang punong kahoy ng may buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang tatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Revelation chapter 3, 6, 13, and 22. Pakituloy. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Espiritu sa mga iglesia. 22. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Siguro naman sapat na yan para maintindihan natin na ang Espiritu Santo ay nagsasalita. Nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay isang persona o meron siyang personalidad. Ang pito, he loves. Romans chapter 15 verse 30. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoon natin Yesu Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. John 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at natupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapahayag sa Kanya. John 16:27, sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig at kayo'y nagsampalataya na kayo'y nagbuhat sa Ama. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, ngayon ang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos, ang ating Ama na sa amin ay umiibig sa amin, ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya. Okay, pangwalo, he grieves. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Ang Espiritu Santo ay napipigati, nasasaktan. Yan po ay patunay na ang Espiritu Santo ay persona at hindi isang bagay lamang. Pangsiyam, he prays. Siya po ay nagnanalangin, umarunong manalangin. Romans chapter 8 verse 26. At gayo din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hindi maisaysay sa pananalita. At pangalawa, the deity of the Holy Spirit, ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Kung napatunayan natin mula sa Biblia na ang Espiritu Santo ay persona, mas magiging malinaw sa atin na kaya natin patunayan ayon sa Biblia na ang Banal na Espiritu ay Diyos. Una, yung katangian ng pagka-Diyos ay yung salitang He is omnipresent. Una, sa lahat ng dako. Sa ating pag-aaral ng mga nakaraan, napatunayan natin ang Diyos, ang Ama ay Diyos sapagkat ito yung katangian niya, omnipresent, maging ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon,
sa banal na Espiritu, tingnan natin ang kanyang katangian, ang attribute ng banal na Espiritu. Sabi ng Biblia, sa Psalms 139 verse 7, saan ako paranoon na mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Ito po ay napapakita na ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng dako. Wala tayong manisingul sa silungan, ayon doon sa sumulat, ay wala siyang pwedeng mapuntahan na wala doon ang banal na Espiritu. Pangalawa, He is omniscient. Ibig sabihin ng omniscient, siya po ay nakakaalam, naalalaman niya, naalam niya ang lahat ng mga bagay. Sabi niya kayo ng biyasa din, nasisiyasat niya ang lahat ng mga bagay, kahit niya ang mga bagay ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 10, ang 11, pakibasa. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pumamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Yung po'y katangian ng Diyos. Pangatlo, He is omnipotent. Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa sa ibabaw ng kadiliman o kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa sa ibabaw ng tubig. Na paglikha ng langit at lupa, naroon ang banal na Espiritu na kasama sa paglikha. Pang-apat, He is eternal. Ito po isa sa mga katangian ng Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. Sa Hebreos 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay hinihandog ng kanyang sarili na walang drungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? Ang banal na Espiritu, natawag siyang He is eternal. Walang hanggan. Yan po'y katangian ng Diyos. At panglima, mismo tinawag ang banal na Espiritu na siya ay Diyos. Sa Gawa 5:3-4. Natapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong Espiritu upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? For nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatiling iyong sarili. At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo rin ito pangyarihan. Ano na iniisip mo pa mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sabi ng Biblia, si Ananias ay kinumpronta ni Pedro at sinabi niya na ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Sa verse 3, parating sa verse 4 ay sinabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, ikaw ay nagsinungaling sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo, hindi po siya tao, at lalong hindi po siya bagay, lalong hindi po siya kapangyarihan lamang, sabi ng Biblia, siya ay Diyos. Next, He is made equal with the Father and the Son. Mabasa natin yan sa Matthew chapter 3, 16 hanggang 17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisenta kong anak na siya kong lubos na nalulugdan. Naroon ang Ama, naroon ang Anak at naroon ang Espiritu Santo, sabi ng Biblia. Pangalawa, ito rin ay nakita sa pagtukso kay Kristo nang siya pagkatapos na siya mag-ayuno sa Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Nang magkagayo, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. 2, at nang siya'y makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Okay. At ito ay ipinahayag ng ating Panginoong Jesus mismo doon po sa upper room. Mabasa natin yan sa John chapter 14 verse 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumahin niya magpakailanman. Ang mga aliw po, yan po ay mayroong buhay. So, balikan natin nakaraan sa isang persona. Sa 14:26 ng John, natagpot ang mga aliw sa makatawid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyong aking sinabi. Siya ang magpapaalala o magtuturo
sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. 15:26 ng dyan. Datapwat pagparito ng mga aliw na akong susuguin sa inyo mula sa Ama, sa mga tuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa amin. Ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na masabi nating matapang, bold, magpatotoo, magtestimony, sapagkat ang banal na espiritu ay nahanahan sa mga alagad, sa mga Kristiyano. At siya yung magpapaalala ng mga bagay na sinabi ng Panginoon mula sa banal na kasulatan. Kaya may mapansin mo yung mga tao na may sangkap o mayroong may patotoo ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Pang-apat, as declared by Paul sa Ephesians chapter 2 verse 18. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. As declared by Peter, 1 Peter chapter 1 verse 2. Ayon sa paunang kalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Peter chapter 4 verse 14. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. As declared in the book of Acts, Acts chapter 2 verse 33. Palibhasa ang ay pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. As declared by Jesus on the Mount of Olives, Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ito po yung bili ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po mga ating pinag-aaralan, ito po ay nagpapatunay na ang banal na Espiritu, hindi lamang po siya natutunan sa sinasabi at tinuturo at pinapaliwanag ng iba na siya po ay hindi isang persona, kundi siya po ay bagay lamang o kapangyarihan lamang. Ang Biblia ay nagtuturo at mariin na tinuturo ng Biblia, marami kang mga basa, banal na kasulatan, na ang banal na Espiritu ay isang persona. At pangalawa, hindi lang sa isang persona, siya ay Diyos, sapagkat meron siyang katangian na mga katangian na taglay ng isang Diyos. Tutuloy po natin itong pag-aaral na ito sa susunod na Miyerkules, at subaybayan po natin ito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at salamat sa payag na pag-aaral ng doktrina pong ito. Panginoon, samahan niyo po kami o Diyos sa patuloy namin pag-aaral, pagsubaybay sa pangalan ni Jesus. Amen.